tayo magkakape bago tayo magtrabaho. Umalis na yung mga boss ko, tapos ko na silang paghandaan ng ano, ng babaunin nila. So tayo naman ay magkakape. Coffee is life. Saka tayo magtatrabaho ulit, magkape muna tayo. Yung kape ko ay 3-in-1. Libre ako ng kape, kaya lang yung kape ni boss ko matapang, masakit sa sikmura ko, kaya mas gusto kong bumili ng sarili kong kape, yung 3-in-1 na Nescafe. Ito siya, oh, 3-in-1. Masarap siya, malapot. So, almusal muna tayo bago tayo magtrabaho. Masarap yung kape dito. Yung Nescafe nila na 3-in-1, masarap siya. Magkaiba sila ng lasa ng kape sa Pinas. Kasi may 3-in-1 din tayo, pero magkaiba sila ng lasa. May loaf bread kami. Ako yung gumagawa nito, guys. Gabi-gabi gumagawa ako nito kasi ito kasi yung paborito ng mga amo ko na tinapay. Hindi kami bumibili sa labas ng tinapay. So, gabi-gabi gumagawa ako ng tinapay. Pakita ko sa inyo yung gawaan namin ng tinapay. Mamaya. Ide-demo ko sa susunod. So, hindi ako mahilig magpalaman. So, isasaw-saw ko siya sa kape. Malamig na dito, guys. Kaya naka-long sleeve ako. Malamig na rito. Upo muna tayo, guys. Pagkatapos ko magkape, guys, magtutupi ako ng ano, mga pinatuyong damit kahapon, mga sinampay ko kahapon. So, kailangan ko siyang tupiin ngayon habang natutuloy mga alaga ko. Ngayon pala ay walang pasok yung mga alaga ko kasi alam nyo, guys, kahapon or nung Sunday may rally. So maraming sinira yung mga royalista kaya apektado ang transportation. Kahit ibang station ng mga train, hindi siya nag-ooperate kasi sinira na naman yata nila. So pati mga daanan ng bus, hindi rin makadaan yung ibang bus kaya yung school service ng mga alaga ko hindi makakabiyahe. So pati mga alaga ko apektado, wala silang pasok kahapon at saka ngayon. Martes ngayon, wala silang pasok. Kaya maghapon ko silang makakasama. Mga alas 9, gigisingin ko na sila para mamayang hapon, eh, may medyo antukin sila. So, kailangan ko silang patulugin ng around 2 o'clock. Ngayon kasi medyo magaan-gaan na yung trabaho ko kasi medyo malaki na yung mga alaga ko, unlike dati na sus, grabe ang busy ko talaga kasi noon may baby ako tapos may 2 years old pa ako, sobrang hirap. Ngayon naman malaki na sila, pumapasok na sa school, so iba na, nag-iba na yung routine ko, medyo gumaan ga, okay naman. So, siguro mga next month or this month, try ko magpa-interview sa iba. Kasi hindi pa kami nag-uusap ni amo ko. Ang dami ko nang sinabi. Ayan, guys, tapos na tayo magkape, tapos tayo mag-almusal. Tayo ay magtutupi na ng sinampay o mga damit namin. So, tara, tupi tayo.
Umaga ay tayo ay magtutupi habang tulog ang aking mga alaga. Ito ang aking ginagawa. Kapag tulog yung aking mga alaga, nagtutupi ako ng mga sinampay. Tara, tupi tayo. Malapit na guys ang Pasko. Alam mo nyo ba yung Pasko dito ay parang normal days lang. Hindi nila sineselebrate. Kahit sa New Year, hindi nila sineselebrate. Kasi hindi naman nila yung ano talaga yung pinaka-New Year nila dito is January yata. Kasi paiba-iba. Minsan January, minsan February. So dito yung New Year at saka Pasko ay parang normal days lang sa kanila. So, iba talaga sa Pinas. So, enjoy lang natin yung trabaho natin dito sa Hongkong, guys. Sa mga pumunta ng Hong Kong, hindi ka masyadong ma-homesick kasi parang nasa Pinas ka lang. Tanaw-tanaw mo yung labas. Hindi ka tulad sa Saudi na wala, bibihira lang magkaroon ng day off pag nasa Saudi ka. Kasi nasubukan kong mag ibang bansa sa Saudi. Sobrang homesick dun guys. Kami, gagawa kami ng homework kasi yung amo ko ay hinahanda siyang homework para sa mga bata para may gagawin sila pag tapos maglalaro at manunood ng TV. Yan ang mga morning routine ng mga alaga. Hindi pwedeng ginagawa ko araw-araw. Ting umaga, nagtutupi ako. Naghahanda ako ng almusal nila. Pag nagising ko, handa ako ng almusal ng mga amo ko bago sila pumasok. Nakaalis nila, tupi ako kami. Nasibunas. Nahanda ako ng almusal ng mga alaga ko pag nagising ko. Thank you.
Bernie.